yun na nga mga boss, no. Ilalabas na namin yung gamit. Ngayon araw nga, lilipitin ko na yung mga gamit ko kasi lilipat na kami dun sa nilinisan namin nakaraan. At ngayon araw nga kami nilipat, alas 8 pa ang alam ng umaga. At eto nga anak ko, tulog pa siya. Huwag ka na magtaka kung bait ako ba dyan kasi sobrang init ngayon. Tapos yung kwarto pa namin, walang kisame, bubong agad. Umakit na nga ako dito sa taas para lagpit yung mga gamit ko dito. At eto nga mga sampay, yung unahin ko tanggalin. At eto nga yero na agad. Kaya mga boss, kaya mainit dito talaga pag tangali. Bubong agad, sobrang. Yung pangalang alas 8 ng umaga pa lang, iinit na agad yung 40 na paano natin magamit sa baba? Kaya lang, let's go. Sinimula ko na itong tanggal ito mga sambay para matupi ko at maayos ko na. Kailangan kasi pag alas 10 na, nakaayos na yung mga gamit namin. Para pag tumating yung truck, sasampan na lang namin yung mga gamit namin. Ito talaga yung mahirap, yung maglilipat ka ng bahay. Maglilipit ka na nga, tapos pupuhatin mo pa. Pero okay lang, minsan lang ito mangyari. Saka excited na rin naman ako na lumipat sa bago namin titirahan. Matagal na nga rin ako dito, mga 6 na taon na. Okay lang mapose, mababaan natin yung mga gamit. Bumaba na nga ako dito sa taas para ibaba ni mga gamit ang galing dito sa taas. Bababa ko muna dito tapos lilikpitin ko na para mamaya madali na lang ibaba. Ito na ngayon last na ibababa akong gamit. Yun talaga dun, grabe. Nababa ko na yung gamit. Ito na nga yung lahat yung gamit sa taas. Nababa ko na. At ito nga anak ko nagisik na. Sisimulan ko na nga ligpit yung mga gamit namin. Ano oras na kasi? At ngayon nga, ayusin ko na ito. Ilikpit ko na. 1, 2, 3. Tutupin ko na itong mga damit namin para ilagay dito sa storage box. At ito ang sinimulan ko na magtupi. Hindi ko na ngayon naayos yung pagtupi kasi pagdating doon sa lilipatan namin, gugulin ko rin naman to kasi pipiliin ko yung mga damit ko at yung damit ng anak ko at yung mga kortina. Ayun nga, natapos na din. Natapos na nga magtupi, kahit naman parang hindi tinupi. Lalagay ko na dito sa storage box. At ito, binuksan ko na nga. At kinuha ko na yung kortina. At nilagay ko na nga dito. At sinunod ko naman yung damit ko. At yung damit ng anak ko. Okay na nga, naligpit ko na itong mga damit. Yun na nga mga boss, no. Ilalabas na namin yung gamit. Kasi parating din truck. Let's go. Bababa ko na nga itong mga gamit. Kasi parating na doon, inarkala namin ang sasakyan. Kaya ito, binaba ko na isa-isa. At sakto nga, dumating na yung sasakyan na inarkala namin. At andito na rin yung mga gamit namin. Bali gamit ko pala ito, pati na nanay ko. At nang iba ko mga kapatid, pinagsama-sama na. At ito nga sinimula na namin sa lansan sa loob sa sasakyan yung mga gamit namin para mag-asya. Kaya ito pinagkakasya talaga namin para hindi na kami bumalik. Isang biyahe na lang. Nasa loob niya yung utol ko at sinasalansan niya yung mga gamit. Okay na nga, andito na lahat ng gamit namin. Kaya sasakay na ako. At ito nga pinauna ko na yung anak ko at sumunod na nga ako sa kanya. Nakasakay na nga kami ng anak ko. Kaya umanda na itong inarkala namin sa sasakyan. Nandito na nga kami sa loob at pati itong anak ko. At ito nga yung mga gamit namin nasa likuran ko at mga ilang sandit nga nandito na kami sa lilipatan namin. Nababa na, pagod agad ako ah. At eto nga, sinimula na nga nasa unang utol ko akutin itong mga gamit. Hindi ko na na-video yung pagbaba ko ng mga gamit kasi mabilisan, nakaarang kasi sa kasadis sa sasakyan kaya hindi na ako nakapag-video. Na-video ako na yun tapos ko na ibaba lahat. At eto nga kapatid ng utol ko, patuloy nga nasa sa pag-akot habang ako nandito lang kasi binabat tayo yung mga gamit namin. Baka kasi meron mawala. Nakiakot na nga rin ako at last na nga itong aakotin namin. Ito nga, nandito na nga sa harap na nilipatan namin. Hanggang dito na lang nga mga boss. Abangan nyo pa yung mga susunod. Salamat.